Para sa akin, ang mundo ng buhay ay isang korte. At tulad ng teleseryeng ating pinapanood, bawat paa na dumaraan sa korteng ito ay may kwentong tinutungtungan. At kahit anong kwentong tinutungtungan iyan, lahat ay naghahangad ng pag-asa, pananampalataya, katotohanan, katarungan. Pero, anong klaseng katarungan ba ang pinag-uusapan natin? Para kanino? Para ba sa karangalan? Para ba sa mga tumutulong sa kapwa pero may kapalit? O para sa mga tunay na naghahanap ng katarungan pero sumasagabal ang personal na interes? Paano naman ang mga lumalaban? Para sa mga nasa laylayan? Para sa mga ina na gusto lang makasama ang kanyang anak? Anong klaseng katarungan ang naghihintay sa mga kaso tungkol sa pamilya? Anong katotohanan ba ang mananaig sa mga inang lalaban para sa kanilang mga anak? All rise. The Honorable Liberty Villaroman, Presiding Judge of Branch 123 Makati City, this court is now in session. Silence is hereby enjoined. Call the case. Special Proceeding Number 1873 for habeas corpus in custody of the 6-year-old minor Hope Umni. Name of petitioner, Nimia Ozdemir versus respondent, Oppositor Monica Umni. Appearances. Attorney Aira Simmons, respectfully appearing for the petitioner, Mrs. Ozdemir, Your Honor. Pero paano naman ang mga anak na katulad ko? Na minamaliit, nililimusan lang ng pagmamahal dahil napagkaitan ng pamilya. Paano ang mga anak na gaya ko? At sino na lang ang lalaban sa mga tulad namin? Attorney Lilet Matias, respectfully appearing for the respondent, Your Honor. Ano ang katarungan para sa mga anak na kailangan ng pamilyang mamahalin at aalagaan sila? The proceeds of the exhibit will go to Children at Heart Foundation. Please po muna. I'm really impressed with these works. Ang bata-bata mo, pero ang galing-galing niya. Right? I agree. Ramil, hindi ka ba proud sa wife mo? Kahit hindi na siya ang Miss Light of Manila, tuloy pa rin siya sa mga charity works niya. She will forever be the Miss Light of my life. And of course, sa lahat ng mga batang natulungan niya. Naku, forever bolero talaga to. Buti na lang siya ang main sponsor ko sa mga events ko. Oh, so forever na lang ba kayong nakafocus sa mga bata dito sa foundation? Kailan kaya kayo magkakaroon ng sarili niyong pamilya? Pakailan ba nila sa personal life ko? Alam mo, ang rude talaga ng mga ganong questions eh. Huwag mong hayaan na masira yung araw mo ng dahilan sa kanya. At saka, ako nga naiisip ko na nga yung ilalagay nilang headline dun sa lifestyle pages ng charity. Beauty queen, philanthropist, Patricia Valdez Engano, supports the children through art. Kahit na walang anak of her own? Han, I'm sure
hindi ilalagay ng presyo. I'm sorry, Han. Napabother lang kasi ako. Alam ko naman na gusto mo na magka-baby at saka... Shh. It's okay. At least now, we can focus on our careers. O di ba may tour ka ng foundation mo sa Cebu? Tapos may talk ka kasama yung mga social workers. Alam mo ikaw, ang galing-galing mo talaga mag-change topic. Enjoy Cebu. Ikaw din, enjoy going home. I love you. I love you more. Kanino ba yan? At saka ba't sa harapan ng bahay natin? Ito, sa inyo raw. Uy! Ano? Gising! Sir, kailangan ata natin dalhin sa ospital tong batang to. Sir! Sir Ramil! Ano, naririnig niyo ba ako? Ate, kayo na pong bahala sa bata. Dali, sir. Ma'am, sir, may mga katanungan lang po ako. Dito po tayo. Huwag po kayong mag-alala. We'll take care of the child. Kanina pa yung bata? Natagpuan lang ho namin yung bata na yun sa labas ng bahay ng sir ko. Ah, foundling to. Foundling? Natagpuan. Hindi namin alam kung saan ang galing. Maaring inabando na. Sigurado po ba kayo na hindi nyo alam kung kanino at saan nanggaling itong bata? O kaya kung sino ang nanay at tatay niya? Oh, pamadali ka ba? May iwan sa ating lahat ako. Actually, bago sa akin lahat ng ito, makikita ba tayo ulit? I really don't know, Ramir. It's Ramir. Ramir Engano. Oh, sorry. Ramir. Ramir Engano. Yes. I'm so sorry. Nice to meet you. Nice to meet you. Pasensya ka na kasi hindi ko talaga alam kung paano itong mga ganitong setup eh. So... It's Nati, right? Yes. Can I know your last name? Natividad Almeda. Teka, nasa directory ka ba? Paano kita makakausap? Hindi ba ba? Kasal ka pala? Oh, wait. I can explain. No, okay na. Hindi na kailangan, Ramir. Nati. Ay, alam mo, okay na, okay? Kung ano mang namagitan sa ating dalawa, okay na. Ramir, Jamir, kung ano mang pangalan mo, it was just a one-night stand. Just go back to your wife. Sigurado po ba kayo na hindi nyo alam kung kanino at saan nanggaling yung bata? Bago po ako gumawa ng report at tumawag ng pulis at DSWD. Pulis? DSWD? Bakit? Kawawa naman yung bata. Gawin nyo muna ang lahat para mabuhay yung bata. Sige po, sir. Gagawin po namin lahat, pero... Si Dr. Escano, Jerry Escano, dito siya sa ospital na to, di ba? Pakitawagan naman siya, papuntahin niyo siya dito. Kaibigan ko siya, siya ang tutulong sa akin. Sige po, sir. Tatawagin po namin si Dr. Escano, pero may SOP lang po kami dalhin dito sa Dalhin niyo muna dito si Jerry, please.
Pero yung sa registration ng bata, sir. Ako raw ang ama ng bata. Gawin niyo muna lahat para mabuhay yung bata, please. Bago kayo mag-report kung kani-kanino. Ni Dr. Escano lang muna ako makikipag-usap. Sorry, Hana, kasi medyo na-busy lang. How was your talk pala? Ayos naman. Kinaya ko naman kahit na masakit yung ulo ko tsaka nagsuka ako this morning. Eh baka dun sa nakain mo kagabi dun sa event. Or maybe the travel. Siguro. Han, sorry, I have to go back to work. Sige, update na lang sa pager, ha? Okay, Han. Thank you for calling. I can't wait to see you when I get home. I love you. Okay, love you. Han? Brad ko ang ER doctor na naka-duty nung isinugod niya yung bata. And so far, she's now in a stable condition. Nagpara na rin ako ng mga tests to screen the baby. Yung sa paternity test ba ng anak ko yun? It will take a while bago natin makuha ang results ng paternity tests. What I have right now is magka-match kayo ng blood type ng bata. And sa pamilya nyo, may lahi ba kayong achondroplasia? Achondroplasia? Dwarfism. May mga kamag-anak ka bang unano? Yung kapatid ng lolo ko unano, yun yung pagkakatanda ko. Bakit? Kung anak mo nga ang bata, kagaya sa pamilya niya, she has the same condition. May dwarfism ang bata. Ano ba ang plano mo rito, pare? Lalo na kapag lumabas ang results ng paternity test. Alam na ba ito ni Patricia? Paano mo sasabihin sa kanya? I had to pull some strings to expedite the result of the paternity test. Positive. You are the baby's biological father. 99.98% probability of paternity. Sir, nagdala ko akong gamit. Salamat, sis. Nasaan ho yung baby? Mabuti na raw siya. Pero may mga test pa kailangan gawin. Sasabihin na lang daw kung pwede na siyang dalawin. Sir, pag uwi ho ba natin, isasama na ho natin yung baby sa bahay? Sis, pwede ba? Hindi ko nga alam gagawin doon sa bata eh. Si Patricia hindi niya pwede malaman to ah. Hindi kami pwedeng masira ang dalawa na dahil dito. Ano ba to? Pero sir, kawawa ho kasi yung bata eh. Wala na ho yung mapupuntahan. Hindi ko nga alam! Sir naman, iniwan na nga ho yung bata sa harap ng bahay niyo eh. Ibig sabihin po, inabandonan na siya ng nanay niya. Saan na lang pupunta yung batang yun? O hahayaan nyo lang siya na kunin na lang siya ng DSWD? Tuturing siya na parang, ano ba yun, yung foundling? Ano pang paraan? Sabihin mo nga sa akin! Paano ako magiging tatay sa kanya na hindi nalalaman ang asawa ko? Sabihin mo nga sa akin! Ano paraan? Dapat ho, meron! At meron po talagang paraan para sa ikakabuti ng bata! Sorry ho kung tumaas yung boses ko. Sir, kawawa naman ho kasi yung bata. Wala naman ho siyang kasalanan eh. Hindi naman yun ulila lang, nakagaya ko. Meron siyang ama na kaya siyang buhayin. O iiwan niyo na lang ho din ba siya? Tawagan mo na lang pag may kailangan ka. Magkita na lang tayo sa bahay pag uwi. Miss, di ba ikaw yung katulong ng kaibigan ni Doc Jerry? Yung nagdala ng baby sa bag? Opo, pero kakaalis lang po kasi nung sir ko eh.
Ah, okay. Ano kasi, dahil okay na yung bata, tatanong ko lang sana kung ano yung plano niyo sa kanya. Sa ngayon, sir, wala kaming mahanap na Natividad Almeida na match doon sa physical description ng babaeng sinasabi niyo. Ang nakagilap lang po namin, isa tong pangalan ng street sa Maynila. Natividad Almeida Lopez Street po. Unang babaeng abogado yata ng Pilipinas. Mukhang peki yata yung pangalan binigay sa inyo ng babaeng pinapahanap niyo. Bigay na nga ng maling pangalan. At iwan pa ng bata. Gusto niyo pa bang hanapin ko, sir? Salamat naman sa tulong mo. Usapin ko na lang si Atty. Para sa bayad, ha? Sige po, sir. Sir, kayo po ba yung kaibigan ni Doc Jerry? Baby girl Lilet? Lilet? Nickname niya po yun dito, sir. Ang ibig sabihin po ng Lilet, creature of the night. Nabasa ko lang po yun sa isang baby book. Bilang gabi din po siya dinala dito, sir. Sabi sa DNA, 99.98% match daw tayo. Totoo kaya to? Anak talaga kita. Asan kaya nanay mo? Sino ba talaga siya? At ba't hindi niya sa akin sinabi na nagbungay nangyari sa amin noon? Tapos iiwan ka niya sa akin. Sa bahay at buhay namin ni Patricia. Pagkaroon ng anak, pabig na nawala ka sa ako. Pero hindi ko inaakalang sa ganitong panang katarating sa buhay ko. Anak ko. Ano pang paraan? Sabihin mo nga sa akin. Paano ako magiging tatay sa kanya? Parang hindi nalalaman ang asawa ko. Oh, sis! Pati ka pumuwi. Bakit ba kasi kailangan papuntahin pa ako rito para sabihin ko anong nangyayari? Sir, pwede niyo na humakasama yung anak niyo. Ay, pero ito po. Komplikado. Ano si Patricia? Ano nalagay ko dito? Palalabasin ho natin na kukupkupin nyo. Nakakukupkupin ko. Kung ito na lang po yung paraan para maalagaan yung kawawang bata, nakasama pa rin niya yung ama niya, tutulungan ko po kayo. Gagawin mo yun para sa akin? Di naman ho kasi kakayanin ang konsensya ko na pabayaan na lang yung bata. Lalo pa alam ko naman na kaya niyo siyang alagaan. At alam ko rin kung sino yung ama niya. Aakuin mo yung bata para makasama ko. Pero siyempre, hindi naman po maniniwala si Ma'am Patricia na akin yung bata, bigla na lang ako nagkaanak. Palalabasin na lang ho natin na anak siya ng pinsan ko. Tapos tutulungan po tayo ng kakilala niya para ayusin yung mga papeles. Teka lang, ito na lang ba talaga yung paraan? Eh, pwede niyo rin naman pong sabihin na lang kay Ma'am Patricia yung totoo. Sir, yung kalagayan lang naman ho ng bata ang iniisip natin dito. O sige. Ano ba kailangan gawin? Ano ba proseso nito? Papapadali po lahat sa tamang presyo. Ano problema? Kung ganun, hihingin ko na lang yung ibang detalye na ilalagay natin dito. May inisip na po ba kayo na first name ng baby? Lilet. Lilet. Okay, sir. Lilet? Bale kung palalabasin po natin na anak siya ng pinsan ko, Lilet Matias po yung magiging pangalan niya. Sige. Lilet Matias. Lilet Matias. I don't know! Ilang weeks lang ako nawala at pagbalik ko may bata na tayong kukupkupin? Sis, ano ba naman to? Si Sis ang tinawagan para pumunta sa ospital. Sumama lang ako. Pero hindi na namin naabutan yung nanay na buhay pa. Yung sanggol na lang. Tapos di namin mahagilap yung tatay. Walang tatay umako sa sanggol. Sorry to say ah. I know she's dead pero napaka-insensitive naman ng pinsan mo.
Nakilala niyo na po yun. Nagpunta po yun dito minsan. Well, may her soul rest in peace. Pero hindi talaga nag-iisip eh. Pabaya. Pati ba naman yung bata? Wala namang ibang kamag-anak na mapupuntahan yan, sis? Ma'am, kawawa naman po yung bata. Wala naman po siyang kasalanan eh. Ako na rin ang pumayag na paterahin yung bata dito. Tingnan mo naman ang laki ng bahay natin. Ano ba naman yung isang bata yung kukupkupin natin? Han? Han, magandang training to sa ating dalawa para when the time comes na magkaroon tayo ng sarili nating baby. Is this really what you want? This is what the child needs. A home. And we can give her that. At saka si Cess naman ang primary na mag-aalaga sa bata eh. Ano ba yan ang ingay? Fine. Just make sure na hindi magiging distraction yung baby na yan dito sa gawain mo sa bahay. Opo, ma'am. Thank you po. Hi. Lilith, ikaw ha? Pag hindi ka tumahan, babalik kita dito. Gusto mo ba yun? Tahan na. Sige na, baby. Tahan na. Hindi ko naririnig yung pinapanood kong teleserye. Kailan ba mapapatahan ni Cess yung batang yan? Hindi lang siguro sanay pang baby. Saka hindi lang din tayo sanay. Han, I'm not sure about that baby in this house, ha? What if daling kaya natin sa DSWD? Or yes, the Children at Heart Foundation. There are people who are paid to take care of babies like that, Lilith. Ayaw mo ba na finally may bata na tayo dito sa bahay? Kaya nga may foundations at shelter houses ako na tinutulong. Para dun ko papakisamahin yung mga batang hindi ko naman kaano-ano. Han? May limitation lang ang pagiging charitable ko. Kung magkakaroon man ng bata dito sa bahay, gusto ko nang galing sa akin. Kadugo natin. Kadugo mo, Rami. Han, bigyan natin ng chance yung Cess at saka yung bata. I'm sure tatanawin nila malaking na utang na loob ang pagpapatuloy mo sa kanya. Huwag lang nilang tanawin, no? Pagtrabahuhan nila. Hindi libre yung pagkukup natin sa batang yan. Magandang gabi. Ako po ang inyong kakapi, Lorena De Leon. Kaalaman, karapatan at katarungan. Basta sama-sama, abot kamay ang katarungan. Marami sa atin na nakaranas na ng problemang pag-uusapan natin ngayon. Ito ay tungkol sa isang ina na pinaglalaban ng kanyang karapatan sa kanyang nawalay na anak. Dito lamang Aba. Sa abot kamay na katarungan. Bakit ka tumahimik? Sinusubaybayan mo yan, si Kalorena? Oo, kakampi natin si Kalorena para pamimihin si Baby Lilith. Opo, opo. Alam mo, idol ko rin yan eh. Biruin mo, tinutulungan niya yung mga pangkaraniwang tao para malaman yung batas, para malaman nila kung paano nila ipagtatanggol yung sarili nila. O kahit ang kagaya ni Baby Lilith na bata. May karapatan ka. Pero huwag kang mag-alala ha. Kahit hindi ako ang nanay mo, tita mo ako. Tapos sige, ako na rin ninang mo.
kagaya nga ng sabi ni Ka Lorena, magiging kakampi mo ko, Baby Lilith. Shoes ko na red. Ate! Asan yung school shoes ko? Malilate ako eh! Lilette, yung shoes ko, malilate na ako! Bebe! Kanina pa nila hinihintay yan. Sabi din ang... Bilisan mo na, ha? Apo. Ate Lilette, I'm still wearing my slippers ang tagal mo! Ito na, papunta na! Yes, right? That was a very moving speech. Salamat po. Alam niyo po, bata pa lang po ako. Nanonood na po ako nung palabas niyo. Parang kabisado ko na nga po by heart yung mga batas na sinasabi dun sa show niyo eh. So, we have a future lawyer here. Ba't naman ang tagal-tagal ninyo? Bakit nag-leave din si Sis? Gagraduate din ba siya? Minsan lang naman po mag-leave si Tina ng Sis. Tsaka marami na nga po siyang leave na hindi kinuha para mapagsilbihan lang kayo eh. Kahit karapatan naman po ngayon. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Sis! Ate Lilith!